Ito talagang China, hindi mo talaga alam kung ano talagang nasa pag-uutak nila eh, no? Alangan lamang hindi ano, hindi tayo pumalago umalma sa kanilang ipapatupad na panghuhuli sa June 15, no? Ang title po nito ngayon, no, China pumalag sa pahayag ni PBBM kaugnay sa planong panghuhuli nila sa trespassers. Mula po ito sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Pinalaga ng China ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa balak nilang ipatupad na fishing ban. Kiit nila ang China ang bukas sa dialogo. Pero Pilipinas ang palaging naghahanap ng gulo. Ayup ka talaga, China. Baliktad talaga eh, no? Tayo daw ang nagsisimula o naghahanap ng gulo talaga dito sa West Philippine Sea. Hayop talaga. Wala na ako masabi dito sa kakupalan ng China talaga. Patensya na po kayo sa words, no? Pero nakakainis po talaga ang sinasabi po ngayon ng China. Diretso po natin to. Ang ating Navy naman, ang akong suportado nila ang mga Pinoy na mangingisda na papalaot sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa front line ng balitang yan, si Monique Walvez. Bago tumulak pa Singapore kahapon, inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nababahala siya sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang bago rito, pero may isa siyang ikinababahala. There are sometimes there are fishing bans because they are because it's the season. And this is something that we have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is a different, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Yun naman talaga eh. Siyempre kahit sino pong bansa na dumadaan o gumagamit dyan sa West Philippine Sea ay mababahala talaga kasi nga po manghuhuli na raw po ang China eh, di ba? Sa June 15 ng sinasabi nilang foreign trespassers sa kanya ng sa kanilang teritoryo na hindi naman nila teritoryo lahat diyan sa West Philippine Sea at mawawalan sa isa po yung malayang paglalayag diyan, 'di ba po, nasa batas po yan na lahat po ay malaya makakapaglayag diyan sa West Philippine Sea. Kung ipatutupad talaga ng China yan na manghuhuli po sila sa June 15 diyan sa West Philippine Sea, ay ano pang saysay noon, 'di ba? Kaya po ang ating pangulo po ay talaga po nag-aalala. Ano pong masama doon? Siyempre po, ang ating po mga mangingisda ay kumbaga malalagay po sa alanganin dito. Isipin nyo na, sa EEZ po natin sila nangingisda pero mangangamba sila. Di ba? Na mahuli sila ng China. Di ba? Kumbaga lahat na ng paglalabag sa batas talaga ginagawa ng China. EEZ natin yun, di ba? Sa Bao de Masindok. Pero manguhuli sila doon dahil sinasabi nga nila na teritoryo din daw po nila yun. Sakop ng teritoryo nila. Ano ba naman itong China na to, no? Binabaliktad na naman tayo. Escalation of the situation. So, yes, it is now very worrisome. May 15, nang unang ilabas ng China ang plano nitong hulihin ang mga trespassers o manghihimasok sa karagatang sakop ng kanilang teritoryo simula sa Hunyo. Pero gate ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito basta wala naman doon ginagawang masama. Paano hindi mag-aalala? Paano hindi... Nakakairita tong China to, no? Eh, sinasabi nyo nga, buong halos buong West Philippine Sea na teritoryo nyo, eh, syempre manguhuli kayo dun. Kasi nga inaanggan yung buong West Philippine Sea, anong dun? Paano hindi mag-aalala? Diba? Grabe talaga tong China. Buisit tong China na to, eh. Lang dapat ikabahala ang kahit sino rito, basta wala naman doon ginagawang masama. Inalmahan din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sabay giit na Pilipinas pangaraw ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Grabe, no? Grabe talaga itong Chinese na ito. Tayo daw talaga, no? Ang nambubuyo. Tayo daw ang, ayun, no? Made repeated provocation in the South China Sea. Ay, nako. China's door for dialogue and communication with the Philippines remains open. Sila pa daw, ha? Sila pa daw yung ano, magdialogo sa atin, ha? Diba? Pero nakikita ng buong mundo na sila ang nangaharas dyan sa West Philippine Sea. Diba? Grabe. Grabe tong China mambaliktad, no? Grabe. Ibang level talaga tong China. Gayunman, nananatili raw bukas ang kanilang pinto para makipagdialogo sa atin. Ayup, eh.
Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales na manghuhuli na ng mga dayuhang mangingisda ang China. Mm-hmm. Katunayan, nabawasan pa nga raw ang mga barko nila na umaaligid sa Panatag Shoal. Kasi nga, kaya nga nabawasan yan, no? Nandoon na po lahat sa China, sa Taiwan. Kasi di ba pinalibutan nila yung buong Taiwan? Nandoon na nakadeploy yung karamihan dyan sa Taiwan. Kasi nga di ba nag-flex na nga sila sa Taiwan na gantong gagawin namin sa inyo. Meron silang pinakitang simulation, di ba, doon sa Taiwan. Kung paano nila kukubkubin yung Taiwan, di ba? Kaya medyo nabawasan dito sa banda sa atin yung mga barko dyan ng China. Mula sa 55 barko ng Chinese Militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, 19 na Chinese vessels na lamang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Hindi na rin daw nakikita ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Panatag Shoal. Kasi nga, yun nga, di ba, kumbaga tinatakot nga kasi nila yung Taiwan, di ba? Andun lahat naka-deploy yan, malamang doon sa malapit sa Taiwan. Kaya medyo umunti na po dito sa atin, no? Pag nawala na naman yan, kumbaga pagkatapos na silang malakot doon sa Taiwan at wala naman mangyayaring gera dyan, malamang, no? Hindi naman basta-basta pwedeng umatake ang China dyan. Ayan, babalik na naman yan dyan dito sa atin, yung mga barko nila na yan. Tayo na naman po ang tatakot-takotin na harasin ng China na yan. Alam na po yung galawan ng guwisit at China na to, eh. Pero sa buong West Philippine Sea, may 122 Chinese vessels pa rin na umaaligid. Mm-hmm. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Dahil mas paiikingin din daw nila ang pagpapatrolya sa laot. Yun. Muli namang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisiya ng China. Dapat lang po talaga na wag po nating kilalanin yan. Yung sinasabi ng China na yan. No? Kasi po unang-una po, tayo po ay nasa teritoryo po natin, nasa EEZ po natin. At talaga po sana po, talaga po ay damihan pa po ang presensya ng ating mga PCG dyan sa teritoryo po natin. At talaga pong alalayan po at bantayan po natin ang ating mga mangingisda dyan, lalo na po dyan po sa Baho de Masinloc. Para po makapangisda po sila ng payapa dyan, kasi yan lang po talaga ang kanilang ikinabubuhay at talaga pong hirap na po ang ating mga mangingisda dyan. At kailangan po talaga natin na bantayan po lahat po ng border po natin, no? Kasi po maigting po talaga ang pangaras po sa atin ng China. Medyo natuon lang po ngayon ang atensyon po nila sa Taiwan, kasi nga po ganun nga po yung ginawa nila, no? Na talaga pong pinalibutan nila ng Taiwan dahil din po sa hidwaan nila. Kaya sana po ngayon ay talaga pong wag po magpapabaya ang Pilipinas na bantayan po ang ating mga teritoryo. Lalo na po dyan sa Baho de Masinloc o sa teritoryo po natin dyan sa West Philippine Sea. As far as our country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Bicol Award has identified Baho de Masinloc as an additional fishing ground, not just for Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen. Yes. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan po, no, sana po nagustuhan nating reaction video. Ilagay nyo na lang po sa baba kung ano pong reaction nyo rito sa ating po napanood na binabaliktad pa rin po tayo hanggang ngayon po, no, at this moment ng China. Tayo daw po talaga yung nagsisimula ng gulo dyan. Kumbaga parang pati yung pagsasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagwo-worry siya, no, dahil po sa gagawin na yun ng China. Parang tinutuligsa pa rin nila. Hindi na po talaga makatakot kung ginagawa ito ng China. Sana po talaga dumating po ang pagkakataon po talaga na makarama na po talaga itong China na to, no? At sana po magbuklod-buklod po tayo para suportahan po ang ating gobyerno, lalo na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po ginagawa po nila lahat para po protektahan po tayo dito po sa kalaban po natin na to na China. At sana po lahat po ng mga Chinese na illegal po na nandito at nanunungkulan po sa ating bansa yung iba, no? Sana po makulong na po lahat yan. Lahat po ng pogo ay mawala na rin po sa ating bansa at maghigpit po sana, no? Maghigpit po ang lahat ng borders natin, airport, seaport, ang lalong-lalo na po ang ating immigration dito po sa mga Chinese na pumapasok sa ating bansa. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan po ating reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.